Paano nga ba gumawa ng self-watering plastic bottle? Hello, good morning po. Welcome po sa Mang Kelo'sTV. Halina't po, samahan niyo po ako sa aking pagbabahagi ng kakaiba naman yugto ng akin channel. Ito'y tumatalakay naman po tungkol sa paggawa ng self-watering plastic bottle na kalimitan po ay makikita lang natin sa ating mga paligid ang mga materyales na ating gamit. Ano nga po ba ang self-watering plastic bottle? Ito po'y isang pamamaraan sa ating paghahalamanan na upang mabigyan ng kaukulang tubig ang ating halaman na kanilang kakailanganin at di matuyuan sa pamagitan lamang ng mga plastic container, lalo na sa mga lugar na kulang sa espasyo at walang pagtataniman. Ano ho ba ang ikabubuti nito? Unang-una po, ito ay ideal po para sa mga walang lupang pagtataniman at nakatitipid po din ng espasyo. Isa po, it is best suited for hanging plants tulad po ng vegetables na ating mga sinasama sa ating pagluluto na petsay, alokbati, kangkong, talbos ng kamote, lettuce at iba pang sangkap. Ang mga advantages nito po ay tulad po ng akin na banggit ay ideal po para sa mga limited space for planting. Pangalawa, yung mga halaman natin po ay ligtas sa mga pinsala tulad po ng mga aso, pusa o maging mga ibang hayop na nakikita natin sa loob ng ating hardin tulad ng mga palaka. Pangatlo, ito po'y mas ligtas po natin kainin kung ito po'y mga edible fruits na atin kinakain dahil iwas po madumihan ng mga dumi ng aso o ihi ng iba pang hayop. At isa pa, ito'y malaking tulong din po para sa ating mga nagbabakasyon dahil pwede po natin iwan ng kahit isang linggo ang ating mga halaman na di tayo nag-aalang matutuyuan. Ang isa lang pong disadvantahe nito ay limited lang nga po ang mga minerals na itong makukuha dahil nakatanim lang po siya sa isang container na limited lang din po ang lupa, di tulad ng ibang nasa lupa na ang ugat ay malayo ang nararating at maraming minerals po ang nasasagap. Kaya mas kailangan po nito ang ating atensyon at proper care. Ang gagamitin po natin mga materyales ay empty plastic bottle, kahit na yung mga 1.5 o 2 liters na bottle of Coke, o pwede rin po naman yung mga 6, 7, 8, 10 liters ng mineral water. Pangalawa, kailangan po natin ng soldering pen o iron, scissor, cutter, upang gawin natin pambutas sa magiging drainage po ng tubig para di po mabulok yung mga ugat ng halaman. At ikatlo, kung hanging plants naman po, kailangan po natin ng nylon thread o anuman bagay na pwedeng gamitin natin panali o maging alambre kung ito'y isang hanging plant. Bueno, atin na pong simulan ang paggawa ng self-watering plastic bottle. Ito po, ang hawak pong to ay 10 liters ng mineral water. Gagawin po lang natin dito, hahatiin lang po natin sa gitna, pero mas malaki po yung bandang taas na paglalagyan natin ng lupa na kakailanganin po ng halaman. At tapos po, gamit ang aking gunting, gugupitin lang po natin yan. Pwede rin pong cutter, kung anuman meron kayo dyan. Hatiin lang po natin sa gitna. Ayan na po, kita nyo. At ang susunod po dito ay lalagyan naman po natin siya ng butas sa gilid, yung ibabang bahagi, upang magsilbing pong drainage ng tubig na hanggang pag umabot po yung tubig doon, kusa po siyang magde-drain, tatapon at hindi po na mabubulok yung ugat ng halaman.
Depende po sa inyo kung ilang butas po ang inyong ilagay. Tapos po niyan, yung pinakataas na bahagi po na paglalagyan natin ng lupa at ng halaman, ganun din po ang ating gagawin. Lalagyan din po natin ng butas yan upang magsilbing drainage po ng tubig papunta doon sa sahuran niya, yung pinakailalim na portion po nung botelya. Pero siguraduhin po natin yung taas ng nguso ng tubig ay hindi po sasagad sa basement nung ikalawang bahagi, yung sahuran po ng tubig, upang hindi po maano ang ugat ng halaman pag lumaki na po, maipit. Yan din po, bubutasan lang din po, paikot. Pwede pong 6 o 4 na butas na siyang magsisilbing daluyan ng tubig. Ayan po, kung makikita nyo, meron pong distansya sa pinaka ilalim, yung nguso nung upper portion ng botelya at nung basement nung water level natin, lalagyan na ng tubig. Ngayon po, dahil wala pong takip to, mag-improvise na lang po tayo kahit na ano dyan. Yung mga sirang tsinelas po, pwede na yun po yung gawin nating takip dun sa nguso ng botelya. Sukatin lang po natin maigi at lagyan din po natin ng butas yan upang magsilbing drainage po nung tubig. At pagkalaunan, pag malaki na yung halaman, dyan din po lalabas yung ugat nung halaman at hindi siya maiipon dun sa loob ng botelya na mahihirapan pong lumabas yung tubig. Wala pong daraanan. Pwede hong isang malaking butas lang ilagay nyo rito o pwede rin pong 3 na magsisibing drainage ng tubig. Nasa sa inyo po yun. Ngayon po, ito po yung halong mineral water na ating hinati sa gitna. The same procedure din po ang ating gagawin. Lalagyan po natin ng butas para magsibing drainage ng tubig. Ganun din po sa kanyang takip. Ito naman po ay may takip po siya kaya hindi po natin na kailangan pa mag-improvise ng ilalagay natin panakip sa nguso ng botelya. Paalala lang din po, ingat lang din po kung ano man ating gagamitin na pambutas, kung soldering iron o soldering pen o gunting o cutter, iwas, ingat po tayong masugatan o mapaso. At para po doon sa gilid ng plastic bottle na ating pinaggupitan para hindi po masugatan yung halaman at ganyan din tayo, pwede po tayong gumamit ng plancha kung meron po tayong extra. Doon po natin yan yung gilid para maging smooth. O kaya naman po, at pwede rin po naman tayong gumamit ng kawali, yung plat yung ilalim, para ilapat natin yung plastic bottle doon, yung gilid, para maging smooth. Kung wala naman po tayo parehas nun, pwede po tayong gumamit ng papel de liha. Pwede yung papel de liha bakal o kahoy at iliha po natin yung gilid. Pwede rin po yun. Tulad na rin po ng akin ginawa rito. Lalagyan na po natin ng lupa. Ang gamit ko po dito ay 50% topsoil at 50% organic materials o yung mga compost na galing sa mga kitchen o sa mga bakuran, yung mga dahon na nasa paligid na akin pong dinidecompose sa isang lugar. Meron po akong ginawa ron at siya ho ang imin-mixture ko rito sa topsoil. Pwede rin naman po kayong gumamit ng loam soil, yung mga ibang ready mix dyan na available na sa mga garden stall na ipinagbibili. Kaya nasa inyo po yun at depende po sa halaman na itatanim nyo. Ito po, sa paglipat po ng halaman, ito po ang tanim kong to ay talong po to. Pero siguraduhin po natin na pag inilipat po natin, na maisama rin po natin yung lupa para hindi po magalaw o ma-stress yung ugat at hindi siya tuluyan malanta. Kaya ingat-ingatan lang po natin. Kaya yan po, nakalagay na po siya.
Gagawin na po natin ito ay lalagyan na po natin ng tubig, yung pinaka drainable drainage ng tubig, yung ilalim. Pero ang akin pong ginamit dito ay yung tubig na aking pinasingaw po, hindi yung tubig na galing sa gripo. Pwede po yun, pero kailangan natin pasingawin. Ang akin pong ginawa, pinasingaw ko muna po yun ng buong magdamag, at saka siya pong inilagay ko rito, itinilig sa halaman. Dahil may chlorine po kasi yun eh. Maganda po sana kung tubig ulan. At kung titignan nyo, yung lupang aking nilagay ay hindi ko po masyadong isinagad, dahil unti-unti habang lumalaki po yan, ay dadagdagan ko po yan ng akin mga dinecompose na mga organic materials dito sa aking paligid na siyang magsisilbing pataba niya. Ito naman pong ginagawa ko rito, optional na rin po to. Pwede nyo rin lagyan ng pintura para maprotektahan po yung ugat ng halaman. Kung titignan nyo po, pag malago na yung halaman, yung ugat niya natatanaw nyo na sa gilid at mismong nabibilad sa araw na pwedeng ikasanghin ang pagkalanta nito. Para protektahan, pwedeng gawin po natin, pintura natin yung paligid, pero siguraduhin po natin na yung water level niya po sa ilalim ay matatanaw pa rin po natin para alam po natin kung kailan natin kailangan siya lagyan ng panibagong tubig na siyang gagamitin ng halaman. So ayan na po, ganyan lang po ang paggawa ng self-watering plastic bottle. Tulad po ng akin sinabi, madali lang po. Itan nyo po, madali lang naman pong gawin to, yung self-watering plastic bottle. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, paki-like and share na rin po. Salamat po.